Yo, what's up sa inyo mga master, no? So, medyo matagal-tagal ako hindi nakakapag-vlog, no? So, meron akong i-share lang sa inyo. So, meron akong TV dito na si Hisense. So, yung problema na itong TV, mga master, no? Pagka kinonect natin siya sa internet, kabit natin siya sa internet. So, i-share ko lang to sa inyo. Punta tayo sa network. Punta tayo sa wifi. Ayan. So, yan yung lumalabas. So, pagka-connect natin, kasi bali, itong TV na to, nabili natin, no? Kaso, wala siyang wifi. Ang magiging problema nito, syempre yung bibili, kailangan may wifi. Para hindi na siya nakalan. So, sa LAN naman, tinesting ko tong TV na to, okay naman siya. Pero, dito sa wireless, is, ito lumalabas sa kanya. So, wireless module is not inserted. Sabi niya, no? So, pag nag-YouTube ka, syempre, dahil wala kang connection, wala kang masi-search sa YouTube. So, lalabas sa YouTube, syempre. No, unable to connect to the internet. So, ito yung si-share ko sa inyo, no? Sana panoorin nyo. Ito, basic tutorial lang to. Bawal to sa mga master, no? So, bago ko umpisaan tong vlog na to, shoutout ko muna yung mga classmate natin, no? Sa batch 55. Yan ka na, Sir Butch Patil. Kay Sir Rome, Sir Hill, Sir Otep, at saka Sir Loloy. Yan, maraming salamat, Sir, sa mga master natin dyan, na mga nagtuturo sa ating seminar. Sa mga gusto pa lang mag-seminar sa ating sa ating mga TV, LED TV. So meron tayong seminar sa Paco, Manila. So kontakin niyo lang si Sir Butch Patel. Yan, saka yung isa rin nating kaibigan na si Sir Ali, si Sir Amianan Tech. Yan, magaling yan sa Pure Panel Repair. So pwede niyo rin siyang kontakin through online. So malapit na rin yata April 20. So, yung start ng kanyang tutorial sa ating LED panel repair. So, umpisa na natin tong vlog na to. Maraming salamat sa lahat ng mga tech vloggers din na kaibigan natin, sa mga kaibigan natin sa Facebook, at sa lahat ng mga sponsorship. Maraming salamat, Sir Leo, Sir Tony Pagyo, at sa mga kapwa technician na nag-sponsor din. Maraming salamat. Umpisa na natin tong vlog na to, hindi na natin patagalin yung ating pag-repair sa wifi module not supported. So yung tatak na ito yung Hisense, mga master. So bali pala yung model na itong TV natin is Hisense 40K322. So bali smart TV na siya. Yan, kung mapapansin nyo. So bubuksan muna natin, mga master, para malaman natin kung saan siya may problema. So yan na, mga master, no? So ito yung ating power supply, yung main board, yung ating Tcon board, then yung ating wifi module. So pag mga ganitong issue, so wag na tayo mag-focus sa power supply, wag na tayo mag-focus sa main board, sa mga ganyan. So dito tayo mag-focus sa ating wifi module. So checkin natin yung wifi module natin kung may supply ba siya, kung bakit siya nawalan ng internet connection or yung wifi module is not connected. No, pwedeng possible niyan kasi itong ating mga terminals ay lumuwag or dumumi siya. So unang step natin, pag mga ganitong issue, try muna natin to linisan, then tsaka tayo magsukat ng boltahe. Pagka hindi natin nakuha sa unang linis, then magsukat na tayo ng boltahe. So doon na tayo mag-focus sa boltahe niya. So linisan muna natin gamit yung ating
Ibaklasin natin siya. Then check natin yung kanyang wifi module. So checkin natin. Linisan na rin natin tong socket dito. So gamit tayo ng lighter fluid. So naputol tayo, no, kasi may customer tayong dumating. So binaklas na natin tong wifi module, no. So sisilipin natin sa microscope kung meron ba siyang leak dito sa kanyang terminal. So ito yung ating microscope. Yan. Try natin. Linisan muna natin tong connector, mga master. So pwede kasi possible niyan yung connector natin nagkaroon na siya ng leak. So gamit tayo ng lighter fluid. Pwede yan. Last toothbrush yan natin. So linisan natin yan. Pwede kasing dyan lang yan nagkakaproblema. Then check na rin natin tong mga SMD cap, yung mga filter natin. Check na rin natin yan para sure tayo na hindi siya shorted. Pag ayaw pa rin, then mag-check na tayo ng kanyang supply. So gamit tayo ng tester, buzzer mode tayo. So ilaw, yan. Buzzer mode. Check natin yung mga kapasitor. Kung may leak ba siya. Wala naman tayong nakukuha ang leak. Ano, normal lang siya. Ito, normal lang to mag-buzzer kasi connector yan. So, L. So, pag mga ganito, jumper yan. Connect. Coil yan, coil. So, ito yung ganyan signal. So, baka hindi nakakabit yung dip. Ayan. Check natin itong transistor. Good naman. Then, check natin yung inang kung may maluwag siyang terminal. Baka may lumuwag. Good. So, try na lang natin. So, kabit muna natin ulit kasi nilinis muna natin to. Yung kanyang terminal. So, linisan na rin natin tong ano. Linisan na rin natin tong connection na dito. Yung wire. So, silipin natin yung wire. Baka meron siyang problema sa wire. Baka yung mga connection niya is nagkaroon siya ng leakage. So, linisan na rin natin to. Kasi dito lang naman niya magkakaproblema sa mga ganito, sa connection. Bihira kasi masira yung ating wifi module. No, bihira yan sa TV. Pero nasisira rin talaga kasi meron kaming ganitong issue na ni-repair. So, wala siyang wifi. Yun pala, sira na talaga yung kanyang wifi module. Yan o. Linisan natin. Linisan din natin yung sa board. Yan. Then testing na natin. Kabit muna natin ulit. So, kabit pasok nyo lang to. Yung sa kanyang board, then yan, kabit na natin yung wifi module. Yan, so ganun din, bas pasok nyo ulit para magasgasan siya.
Yan, baka dumi lang yan eh. So pag wala pa rin to, then proceed na tayo sa voltage checking. So yan. Testing na natin. Baliktarin ko lang itong TV. So, pause ko muna. So yan mga master, binaliktad natin at sanaksak na natin sa TV. Check natin kung magkakaroon na siya ng Wi-Fi signal. So, Hisense. Yan, smart TV. So, sana na linis lang siya para wala na tayong problema. So, settings. Punta tayo sa Wi-Fi network configuration. Tingnan natin yung wireless. Uy, wireless module is not supported pa rin. So, ganun pa rin siya mga master. Oh. So, meaning may problema talaga yung kanyang wireless module. So, magsukat na tayo ng voltahe dito. So, baliktarin ko lang ulit yung TV. So, yan mga master, no. Binuksan na natin, binaliktad natin yung TV, then sukat tayo. Dapat may masukat tayong 5 volts dito. Kasi yung supply na itong Wi-Fi module is 5 volts. So, yung supply na ito is ito. Itong kanyang blue, red, white. So, dapat may supply itong 5 volts. Pag may supply ito, ibig sabihin sira talaga yung kanyang chips. Ayun, meron siyang 5 volts, no? So, dito sa kabila dapat may 3.3. Ayun. So, good yung kanyang supply. So, meaning, possible nito. Check kaya natin, baka mukhang natanggalan to ng antena, mukhang walang antena siya. Baka antena lang ang kailangan nito. So, lagyan ko muna siya ng antena. Pero Wi-Fi module not supported eh. So, try muna natin kabitan ng konting wire dito. So, tinanggal natin yung Wi-Fi module ulit. Kinabit natin sa microscope kasi kahit nilinis natin, hindi siya gumagana. So, gawin natin maghinang muna tayo dito. Hinangin na natin itong terminal. Kasi ayaw talaga eh. Kahit na anong linis natin, no, hindi siya umubra. So, try na muna natin i-reheat to. So, hinangin natin yung kanyang Wi-Fi connector. Possible kasi niyan, may naglulus na dyan. Balik tayo. So, hininang natin itong, kung mapapansin nyo yung Wi-Fi module natin, hininang natin yung kanyang terminal. Kasi nga, kahit na nilinis na natin dito sa kanyang ibabaw, ito, nilinis natin itong ibabaw. Nilinis natin yan. Kaso, ganun pa rin, wala siyang masagap. So, nahininang na lang natin itong terminal. Baka may isa kasi dyan sa mga yan, pwedeng nag-lose ng connection. So, checkin na rin natin. Yung basta yung supply nito, dapat may supply itong 5 volts. So, kabit na natin sa kanyang TV. Kabit na natin. So, yung supply ang importante dito. Dapat may supply siyang 5 volts. Huwag niyong kakalimutan yan, mga master. So, bago natin testingin, check muna tayong voltage. Power on. So yan. Positive line natin is 1, 2, 3, 4. Sino ba siya? 1, 2. Pangatlo lang pala yung kanyang positive line. No, positive line niya yung pangatlo. 5 volts, yan, present yung ating 5 volts, no? So, meaning,
wala tayong problema sa board, nandito talaga sa wifi module yung problema. So testing na natin. Wala tayong tagahawak, solo flight. So yan mga master, no, binaligtad na natin yung TV. Then punta tayo sa settings ng ating remote. Punta tayo sa network configuration. Yan, network configuration tayo. Then punta tayo sa wireless. So dapat may ma-receive na siya. Ayun, meron na tayong nasagap na wifi mga master. So pasok na lang natin yung password ng ating wifi. Then try natin. So kunin ko muna to mga master. So yan, password tayo. Ano ba magpasok ng password? Show virtual keyboard. Ayun. So pasok ko muna yung password. Then check na natin sa internet kung makaka-connect na siya. So connecting. Yo, connected successfully na tayo mga master. Then punta tayo, mag-proceed tayo sa YouTube. Yun, meron na siya. So kanina yung nilagay natin siya sa YouTube is ano siya? Wala siyang makita. So sandapin natin si Mujajo. Muchachos, ayun si Muchachos. Ayan, no? So yun mga master, meron na, no? Okay na siya. So okay na yung ating ginawa. So nakasagap na siya ng internet using wifi connection. Ayan, no? So okay na mga master, no? So kung nagustuhan nyo tong vlog na to, please comment down below kayo sa baba. At kung hindi ka pa pala nag-subscribe, subscribe mo na si Muchachos Technique. Paki-like and share, and huwag niyo kalimutan din ako i-follow sa aking Facebook page, Muchachos Technique. Maraming salamat sa inyo lahat mga master, and peace out.